dami ng mga sasakyan na umakyat dyan. Yung speed limit na allow niya dito ay hanggang 40 kph. Open na, oh. Yan, bawal ang motorsiklo, nakalagay na nga dyan sa harapan, oh. Tsaka jeep. No entry. Four wheel closed van at tsaka jeepneys. Yan, dami na, oh. At mula dito, sintada na yan yung pavement niya. Makikita natin dyan na okay na rin, no? At inuumpisa na rin, finishing yung pader dito. Yan, ang lawak pala dito pagpakanan ka ng airport road. Gumagawa po dito ay Arken Tractor. So ito yung gilid niya. At yan, na pouring na yung pavement niya dito. Tapos inuumpisa na rin nilang finishing yung pader dito sa kaliwa. Sinimulan ko to, walang naniniwala sa paligid ko. Eh ano? Hello, magandang hapon sa inyong lahat mga kasikap. Welcome po sa panibago na naman nating update dito sa NAIA Expressway Extension to EDSA via Tramo. Dahil nag-open na nga po ito kahapon, March 1, 2024, araw po ng Biyernes. Ito, sisilipin natin ngayon, no, kung ano na yung epekto nung nag-open na sa taas, kung nabawasan ba yung traffic dito sa baba. O sisilipin din natin kung ano na itsura dun sa may on ramp mismo. So huwag na po natin patagalin to mga kasikap, ano? Tara, let's go! Dito po tayo sa may interchange mismo, no? Ayan yung pakanan, NAIA Airport Road. At ito naman pakaliwa, ayan yung Andros Avenue at Philippine Airline. So, kakanan muna tayo dito. Babaybayin natin tong Aurora Boulevard patungong EDSA. At saka naman tayo iikot doon sa kabila naman patungong NAIA Airport Road. So, dito, ito na yung lagay ngayon, no? Na yung ilalim niya. Malinis na yung ilalim at yung nakaarang dyan sa gitna, yan, mga plastic barrier lang. Nilagay ng tali. At ito, may tulog dito. Ganda ng tulog ni tatay, no? Merong gwardiya na bantay. At ito din, may tulog din dito. So, ayan, tinulugan na agad dito sa ilalim. Dito open lang, walang arang yung gitna, no? Ginawa ng mga parkingan, ng mga tricycle, yung mobile car, yan, mga tricycle ulit, mga jeepney. So ginawa na nilang parkingan yung gitna, dito walang arang. So pwede ka magpalipat-ipat na naisin mo. At ito na yung tulay dito sa tramo. Dito sa ilalim, tuloy-tuloy pa rin yung pag-ayos nila dyan. At ito, meron ditong U-turn slot. Tapos sinisimento din nila dito yung pinagbukayan nila para sa drainage. Ito yung barracks nila dito sa ilalim. Ito na yung rampa, on-ramp. Bali barracks nila dyan sa ilalim. Ito yung abutment. At ito na yung ano, yung pinaka rampa niya. Sheet pile yung ginamit, no, hindi mga MSE wall. Ayan na, dami ng mga umakyat na sasakyan eh. So, open na nga siya. Pag galing kayo ng EDSA doon sa southbound patungong MOA, ayan yung flyover mula doon, patungo yan dito sa Aurora Boulevard. At paakyat na dyan sa likod natin, yung on-ramp. Ito naman yung ilalim. So, mag-u-turn ako dito. Dito muna tayo mag-u-turn. NAIA Tramo westbound ramp Aurora Boulevard from EDSA. Westbound to dito. Ayan, at dito na tayo sa westbound Aurora Boulevard. Tingnan naman natin dito sa part na to sa west. Ayan, pagbaba nyo dito sa flyover na to galing EDSA southbound, konektado na po yan dito. Mga concrete barrier na yan,
diretso yan dito sa on-ramp. Ayun, dami ng mga sasakyan na umakyat dyan. At yung speed limit na allow niya dito ay hanggang 40 kph. Yan. Open na oh. Pwede kaya motor dyan. Yan. Bawal ang motorsiklo. Nakalagay na nga dyan sa harapan. No? Tsaka jeep. No entry. Four wheel close van at tsaka jeepneys. Yan. Dami na oh. So, ang epekto na ito, mga kasikap, nung nag-open na dito sa on-ramp niya, yan, nabawasan na yung dami ng mga sasakyan dito sa patungong Naiya Airport Road na magtutungo ng Naiya Terminal 1 and 2, PITX, Makapagal. Dahil dito na sila, walang ka-traffic-traffic dito sa taas. Ikaw, pipila ka pa ba dito? Dito ka pa padadaan sa baba kung meron namang magandang daanan sa taas na hindi ka matatraffic. So, doon na sila. Well, di naman siguro kamahalan yung toll niyan. Eh kung pwede nga lang ang motorsiklo dyan eh. Medyo lumuwag-luwag ang mga sasakyan dito sa baba nung nag-open na dyan sa taas. Shoutout sa mga kababayan natin, Mapaluzon, Visayas at Mindanao, at sa mga kababayan natin dyan sa abroad, mga kinikilala nating bayani, no? Mga OFW. So ayan yung balita natin dito. Kahapon to nag-open. At binalikan lang natin ngayon kasi yung in-upload ko kahapon, video ko po nung, ano yun, nung February 29, nung pag-uwi ko. So ito na yung latest ngayon. Nandito na tayo sa Naiya Expressway mismo. Ayan sa unahan natin. So, ihuhuli na nila yung paglalagay ng mga street lamp pole, no, dyan sa taas. Ayan yung mga nakabukod dyan sa parapet niya. At mula dito, ayan, nasintadaan na yan. At yung pavement niya, makikita natin dyan na okay na rin, no. At inuumpisa na rin, finishing yung pader dito. Yan, ang lawak pala dito pagpakanan ka ng Naiya Airport Road, no? Ituan muna natin dito. Ang gumagawa po dito ay Arken Contractor. So ito yung gilid niya. At ayan, na-pouring na yung pavement niya dito. Tapos inumpisa na rin nilang finishing yung pader dito sa taas, ay sa kaliwa. Tapos lalagyan siguro nila ng mga barbed wire dyan. Kaya may bakal na naka-usli. Drainage yan, ipipinishing na rin yan. At ayun na yung pinakadulo niyan. Dito na finishing na, pali yung pavement na lang dito sa gilid, yung hindi pa. Ito yung barracks ng Arken, yung contractor dito. May-ari din na pag-ari din ng SMC. At ito, yung pader naman dito, maayos na rin at nilagyan ng mga bakal sa taas. Ito yung pinakadulo niyan. May mga worker na nag-aayos ngayon dyan. Ito yung equipment nila, tapos may mga ano pa dito, mga buhangin. Ito yung pader ng LRTA Corporation sa Cavite Extension. At dito tayo mag-end ng ating video sa Maytulay. Sa ito yung gate ng LRTA, no? Ayan yung mga generation 4 na mga tren. Pula-pula. Ayun yung gagamitin dyan sa ano, LRT1 Baclaran to Cavite Extension.
pakaliwa, papunta ang Naya Terminal 1 ito po yan, domestic road. Ito yung airport bridge. Ito, airport bridge pala to. So ayan mga kasikat, nandito tayo sa airport bridge. So ipakita ko yung paligid dito sa airport bridge. Napakalawak, no? So ayan, dito na pa nagtatapos tong video natin dito sa Naiya Expressway Extension to EDSA via Tramo. Maraming salamat po sa patuloy niyong suporta sa aking munting YouTube channel. Bago niyo po sanalisan itong video na to, please like. At sa mga kasikap natin na willing po sumuporta kay kasikap channel yan, i-click lang natin yung subscribe button dyan sa baba at yung katabi niyang bell. Maraming salamat po. God bless po sa ating lahat.